Binuksan na po ang 132 malasakit center sa Pilipinas na matatagpuan sa Adela Serra T. Memorial Medical Center sa Tandag City, Surigao del Sur. Personal niyang dinuluhan ng Malasakit Center Act proponent na si Senator Bongo kasama ang ilang ahensya ng pamahalaan upang mamahagi rin ng mga ayuda sa mga medical frontliners at pasyente ng ospital. Panoorin po natin ito. Umabot sa 7,000 piso ang hospital bill ni Venera Sanchez. Pero sasagutin na ito ng Malasakit Center na kabubukas lang sa Adela Serra T. Memorial Medical Center sa Tandag City, Surigao del Sur. Ako, may kahit pasalamat, sir, kung mukuan pa gani na si Bongo, sir. Mukuan yun ni sa iya, buto yun ni, sir. Ako, kahit may pasalamat. Mismong si Senator Christopher Bongo na siyang may akda ng Malasakit Center Act ang nanguna sa pagbubukas ng pang-132 malasakit center sa bansa. Zero balance po ang target ng malasakit center. Yun po ang layunin ng konseptong ito na tumulong po yung apat na ahensya ng gobyerno. PhilHealth, PCSO, DOH, DSWD, plus yung tulong po mula sa Office of the President ni Pangulong Duterte. Para po ito sa mga poor and indigent patients ang Malasakit Center. Para po ito sa Pilipino. Hindi naman po pupunta mga mayayaman dito. Pupunta lang po dito yung mga mahirap lang natin mga kababayan. Para po ito sa inyo. Eh, katilisura eh. Eh, magbantay po tayo rin. Mangita pa. Di na dito maka. Lalo tayo kaagi. Pinasalamatan naman ni Go ang mga frontliners dahil hindi sila umatras sa laban kontra COVID-19. Itong mga frontliners, dili mabayaran ng inyong serbisyo sa panahon karon gikan sa amo ni Presidente Duterte. Daghang salamat sa tanang frontliner sa inyong serbisyo. Namahagi ang outreach team ni Go ng mga grocery pack, pagkain, mask, face shield, tupper packs at vitamins sa 103 pasyente at sa 894 na medical frontliners. Ang DSWD naman nag-abot ng pinansyal na tulong sa higit 100 pasyente at sa 522 na mga rank and file employee ng ospital mula sa programa ng ahensya na Assistance to Individuals in Crisis Situation. Kasabay nito ay hinimok ni Go ang mga residente na huwag mag-atubiling magpabakuna kontra COVID-19.